Alam mo, Jojo, naalala ko yung mga pinapanood kong ano, sa Betamax, sa VHS. May mga idol ako eh. Betamax talaga. May ano mga... front loading o top loading o sa front loading? Gano'n ka tayo front loading? Nakikita ko sa ilalim ng kama ng ano. Nakatago ba? Oo, ng tatay ko. Nakatago eh. May mga idol ako si ano, Peter North. Peter North, ha? Oh, tapos ngayon, Johnny Sins. Parang ano eh. Ay, mga bago yata yan eh. Johnny Sins. Noong araw, we're talking about international, ang tawag dyan? International Adult Film adult Stars. Film, adult Film Stars. So, yan. Adult ngayon eh. Medyo, ano pa nga tayo, subtle eh. Porn talaga yan. Porn stars. Porn, Iba yung porn. Porn star sa porn stars, ha? No, dati ang tawag, X-rated. X-rated. O bomba, triple X. Ganun, oo. Oh, triple X. Yun. Ang naala, ang yung time naman namin, ang ano niyan, sila Marlin Chambers, tsaka sila John Holmes. Ah. Yeah, hindi yung mga... nakilala yun, eh. Oh, hindi mo nakilala. Ngayon, tapos, lagi naman nakatago yun, eh, di ba? Oh. Ngayon, dami niyong ganun. Tapos yun lang, walang marka. Tsaka yung ano, mga magazine sa ilalim ng kama natin noon. Ah, ganun ba? Parang mahirap nang basahin. Dikit-dikit na. Dikit na. Luma na eh. Oo eh. Dikit-dikit. Dahil luma na o dahil gamit na? Luma na. Nagamit, syempre. Pero, ano eh, parang... Pero yun yung ano eh. Alam mo ba, pare, merong ano, isa lang ang reaction ng mga lalaking nahuhuling nagbabasa noon at may ginagawang nagbabasa. Oh. Nung mga ganun. Anong ano? Kaya, ano? Tok, ngayon, tok, pagbukas yun. Pag may biglang pumasok. Lahat tayo gano'n. Pag lahat. Nahuli ka. Ako parang, ang ginagawa ko ano eh. Pag nahuli ako, ganun natago ba? Ko eh. Ganun ba? Ano to eh, nahuli ko sa kaibigan ko eh. Ganun pinahiram ba? Sa akin, di ko alam. Ganun. Hindi mo alam ba? Sana may ano eh, may local version ng ganun dito, no? Mayroon naman. Mayroon ba? Mayroon. Oh. Siya, taka, ang kakilala kong may nagsimula niyan, naging iconic siya sa ganun. Mm. Siya ang naging kilala hanggang mag-graduate na siya to acting. Kasi parang may mga acting naman yun. Tiba, meron. Hey, how are you? I'm your pizza delivery guy. Oh, wow. Hindi ba yung parang ano, ayusin yung tubo sa bahay? Ayusin tubo. Ganun, Isa pizza delivery. Tapos biglang siyempre, hey, you like this pizza? Tipo ba? Hindi, yung pizza so lang pambayad. Maybe I'll pay you in some other gun. Okay, nahuli ka ng police, tapos ayaw mo bigay lisensya mo o wala ka lisensya. Oh, tapos pag-uusapan diba? Nyo na lang. Pag-uusapan lang, maybe we can talk about it. What tapos lagi merong may nagugulat. What's this? Papasok na yung medyo 70s ng tatong-tong-tong-tong. Parang ganun. Sana ganun lang kadali sa totoong buhay, no? Oo nga. And well, yung papakilala ng guest natin na tatawagan mo ngayon, madali sa kanya. Tatawagan ko na nga. Doon siya nagsimula but he graduated from there to action and drama. Parang kilala ko to kasi ang galing na artista to eh. Ay, sabi ko nga siya. Ang daming role nito na parang hindi mo na maalala na dati, uy, yung palagi ginagawa mo dati. Oo. Tatawagan mo na. Sige, tawagan mo. Hello? Hello? Oh. Pare, alam mo kasi pinag-uusapan ka namin ni Jojo. Kasi nainggit kami sa iyo eh. Iba yung karakas mo. May pagkwento ka naman sa amin dito. Sige. Okay. Yeah. Pare, ano yan? He's sa ating mga lalaki, you call him na... Ayan naman eh! Bilis ah! Tuloy. Ay, ano na! Oh. Jay! Medyo nakadalan. Dito mo naman, nakuha sa atin agad ni Direk. Dito lang eh. Oh. Direk, pakita mo Jay ulit. Manalo. Alam agad eh. Dito pa lang eh. Upo ba ako? Upo. Wala ba rin? Jay Manalo, a.k.a. Totoy Mola. Jay Manalo. Buti sila mo, Totoy, hindi pa Totoy Mola. Hindi. Totoy Mola. Pero yun na rin yun. Idol ng mga kalalakihan to, 90s pa lang. Pare, ganun ba? May tinatawag tayo, ano? A man's man. Oo. Yun. Real man's man. Oo. Oh. Kasama ka ba ron? Kasama ba kayo ron? Kasama. Parang hindi kayo nagtangkaran. Hindi, parang napunta sa iba eh. Iba eh. Sobrang gusto namin, ginapunta sa iba yung laki. Lahat ng growth balls, mapampatangkad, ginamit na. Hindi gumana. Pare, tama yung sinahin mo. Ano ba ginawa nyo? Wala eh, iba eh. Iba yung ginawa namin. Ibang balls nila. Ibang balls dapat. Iba nga eh, nag-grow lang yung balls. Growth balls. Hindi, pero pare, ito yung sinasabi namin sa inyo. Sige. Yung pinag-uusapan natin na from the sexiness
to the real artist na andito ngayon. Oh. Pero hindi yun ang pag-uusapan natin. Parang pag-usapan muna natin yung medyo... Medyo wholesome naman. Kasi wholesome. Nakita ko yung commercial mo, ano eh. Nag-commercial ka nung 90s sa fast food eh. Oo. Batang-bata ka pa nun eh. Ano yun? Ano yun? Nalimutan ko na yata yun. Ano yun? Kasama ko doon si ano, si... Nandun pa sila Giselle Sanchez. Giselle Sanchez. Ko, eh. Oh, talaga? Star studied yung commercial na yun. Oh. Si Dante Ponce. Cindy's yun eh, di ba? Yes, Cindy's. Commercial model. Sikat dati na, ano yun? Na fast food. Yes. Sikat naman talaga ever since yung mga ngayon naman. Kasi tumotrowback doon sa TikTok. Tapos nakita, uy, si Jay manalo to ah. Yun. Pero ba, no? Speaking of which, Jay, how did you start? Paano ka na-discover or how did you start in the business? May limang oras ba ang show natin? Short time lang to. Parang 3 hours lang. Short week lang. Taxi room. Ba't magbumata taxi room ko ba? Sa auto na lang, pwede na eh. Yung nga yung uso ngayon eh. Parang ano eh. Pero dapat tinted ka, pare. Oo. Dapat manyak tinted ka. Yung mga napapanood. Manyak tinted. Masyadong madilim yun eh. Yung napapanood ko sa Viva Max, walang tinted. Yung nagdadrive ka, nakagano ka na sa windshield. Tatak nga ako eh. Lalo kung gabi. Pero kasi kahit gano'ng kalakas ang tinted mo, pag binuksan mo na yung ilaw, kahit konting ilaw sa ano, kita na kayo sa loob ah. Ah, huwag kang magbubuha. Hindi ko alam yan, ha? Nagbukas ka ba? Ito lang. Ating to that. Paano ka nagsimula? Paano ka nagsimula sa showbiz? Kasi nagko-commercial ka nun. Sino naka-discover sa'yo nun? Actually, meron yung nauna kong manager. Yun ang nangungulit sa akin na si Malangit Awa, si Ray Cañete. Kinukulit niya ako na mag-artista. Ayoko talaga. Oo. Ayoko talaga. Wala sa isip ko mag-artista. Wala talaga. So, na parang, sige lang. Alam mo yun, yung takbo ng buhay natin, eh, kailangan natin magtrabaho ng... Kasi nag-work din ako sa isang fast food chain. Talaga? Which? Cindy's? Jollibee. Alam ko, para kasi goma. Sa McDo naman yun. Diba? Jollibee naman ako dyan sa may West Triangle. Mm-hmm. Saka sa Avenida, sa may Universal Theater. Mm. So, sabi ko, sige, why not? Try ko. Mm-hmm. At first, medyo, syempre, may mga ano ka, may mga... No, when you tried it, yun na agad, medyo sexy rose na agad. Ay, hindi pa. Diba? Hindi pa. Ano? Hindi pa. Actually, sa Viva yan eh. Two years, may pinirmahan ako sa Viva. Natapos yung 2 years nang wala akong ginawang movie. Ah, di wala kang TF noon. Wala, syempre. Wala, syempre. Pero while waiting for it, nandoon ako sa ABS. Mm-hmm. Ang TV. Medyo ko. That's ka. Ang TV ka? See? Marami magugulat, di ba? Talaga, ang TV. Paano? Ano? 4:30 na ang TV na. Oh. Ano lang, isa ako sa mga may mga counting lines, may mga pero pag isa ako doon sa mga sa huling na nung show, part ng show, may kumakanta, isa ako sa mga palapak boys. Pero bata ka pa noon. Hindi na kasi nasa rin. Ano na ako eh, nasa cage ko dyan sila, ano, halos si kabracket ko dyan sila Victor, si Christopher Roy, si Paul Illana, kay Darang. Talaga si Paul Illana, kay Darang mo. So may mga mas bata. So nakakategorize na mga maliliit. So, sino kalabtin mo nun? Wala. Ano pa lang sila nun eh. Oh. Wala pa akong alam sa kamunduhan. Talagang ano lang ako. Ano ako? Pinalaki ako. Wholesome na wholesome. Pinalaki ako sa ano eh. Yeah. Sa loob ng banyo. Ministro ng banyo. Hanggang sa sino nagsabi sa'yo na eto may wala, role kang yun, para sa'yo? Wala yun yun. So unang role mo na? Unang role ko with Amanda Page. Suspense sexy drama ang una naging role ko. Anong title ng pelikula? Gayuma. Siya yung first movie ko. Okay. With Kuya Julio mm-hmm. Diaz and Ma'am Maritoni. Mm-hmm. Tony Fernandez. Yes. Tapos sunod-sunod na may Prosti. Well,
ano? Well, ano na yun? Wala na ako sa Biba that time. Kasi nasabi mong Prosti, oh. Siya na yun. Kasi nung nag-start ako, nilagay nila ako sa iba't ibang category ng movies, iba't ibang genre. Mm. Merong yung suspense, merong sa comedy, sexy. Mm. Basta laging kadikit yung sexy. Oo. Suspense, sexy, drama, comedy, sexy, action, sexy. May ganon. Mm. Hindi mo mawawala yung panahon ng 90s na yun yung ano eh. Yun yung mga teen films. Yes. Diba, nung time na yun, pag sinabi mong sexy, sinabi mong talagang umaga ano joke ganun din ginagawa ganun diba joke ganun din ginagawa papakita ka talaga ng ano talagang di ba matindi ganun oh ganun talaga diba? Ganun bali kung bali Jay Manalo talaga yan pare di ba talagang pare tsaka joke yan pare yung tipo bang oh pare ni yabang ito ka ano ka malaki akala mo si Jay ka ganun pare ganun naging di ba ganun nangyari sabi oh Jay oh Jojo A oh Jay din di ba may matindi ng ganun. Hanggang ngayon, tumatak na yan. In fact, the other day, kinikwento ko nga sa kanya, di ba, yung kakwentuhan natin, di ba, si Rico, sabi niya, ayan, yung mga nauna na yan, sila Jay Manalo, mga icon na yan, pare, di ba? Ano ba yun? Kumbaga... Yeah, kaya mo yan. Hindi, I'm trying to put it in the most politically correct way, pare. Ako na lang, para maging hindi politically correct. Oh, ikaw na, sige. Naging reputasyon mo na ba na Totoy Molyak? Molyak. Totoy Molyak. Kasi naalala ko, yung pinipula nun. Naipapasok mo yung sa mga auto, eh. Totoy Molyak, Totoy Molyak. Totoy Molyak, na ang kwento nun, pag may nakakatalik siya, na-hospital. Oh, yeah. Kasi Totoy Molyak. Oh, yun yung story nung yung mismong karakter. Naging reputation mo na yun na pag sinabi Jay Manalo, ducks, ganun. Well, hanggang ngayon, yun ang ano. Yeah. Well, yeah, well, hanggang ngayon, yun ang tawag sa akin. No? Which is, sabi ko, kaya naghihintay ako ng ano eh, nang may gagawa ng, may mag-remake eh. Mag-remake. Oo, para, kumbaga sa ano, ilipat ko na sa... Ipapasa mo na yung corona. Oo, baga, ano, passing of the... Bakit pa lang may tumatawag sa... May tumatawag kasi yan si Boss Vic. Oh, ganun ba? Ayan na yung opera para dun sa ano. Para mamaya sa'yo. Na lang, mamaya na lang ha. Kakausap namin si Totoy Mole. Direk, mamaya ka na tumawag. Si, ano yan? Si Boss Vic kasi yan. Ko sa, director ko dun sa show eh. Pero ngayon, oh, gulat. Hmm. Saan talaga si Totoy Mole ba talaga ang kausap mo dyan pa? Halimbawa, si Boss Vic sinabi, gawin nating sexy comedy yung Totoy Mole. Ipasa natin sa comedian na hindi ka mukha ni Jay Manalo. Okay sa'yo yun. Oo. Ganun ba? Parang anak ni Totoy Mola. Ganun. Anak ni Totoy Mola. Oo. Stanley Chicks. Ganun. Stanley Chicks na lang. Mahilig sa Chicks. Pero, di ba? Lats, ganun. O Totoy lang ang Mola. Hindi. Totoy ang Mola. Actually, may gumawa na, no? No. Meron nga pare nun, di ba? Anak ni Totoy Mola. Kailan? Ni Totoy Mola. Hindi ko na, hindi yata masyadong nag, ano? Oo, hindi lang. Hindi lang siya nag, ano? Kasi, hindi naman yata yung Viva nag-produce. Eh, kasi yung rights kay Viva yun, eh. Di ba? Sa lahat ng pelikula mo, yun yung tumatak sa iyo eh, no? Well, yes. Oo. Yes. Siya yung pinaka ano, pinaka talagang nagano sa akin na well, hanggang ngayon hindi talaga nawawala eh. Kaya nga nung nasa Biba ako, natuwa ako na may gagawa na, may magbibigay. Na hanggang ngayon wala pa. Hindi hinihintay ko lang talagang hindi, pero ikaw, are you willing to do it again, pare? As, you know, at your age? Mm. Di ba, pare? Parang sabi may gustong gumawa niya, si Direk Rado. Oh. Ang sabi niya sa akin, oh, Jay, gagawin natin yung ano, pwede ba ikaw? Sabi ko, ang title, Tatay Mola. Pare, pwede! Pwede, bakit hindi, pare? Ay, kasi from Totoy, tatay ka na. Oo, diba? Tatay Mola, maganda yun. Seryoso ba? Pare, aambag ako, pare. Aambag ako dyan, pare. Ako, bibili ako na. Ayan, oh, Drek. Bibili ako ng ticket. Kala na, yun na. Drek, usap tayo. Si Jojo na. Ano ako dyan, diba? Oh, tapos pwede akong, ano, pare, no? Ako yung parang tipo bang, Toy Cat. Kaya mo pa ito eh. Ikaw yung ano. Ikaw ilan. Alam mo yun, parang, hindi ko. Hindi, kaya mo pa. Pakita mo, pakita mo. Kaya mo. Yung gano'n, pare, di ba? Yung parang kumpare, gano'n. Oo, di ba? Tapos tatawag ako, dyan ka lang. Pwede ko lumabas sa medyo, barkadang medyo mas maedad ng konti. Sabi ko siya, two ka lang dyan, hello? Tapos papadala ako ng mga tatlo, apat na babae. Punta kayo dito, may practicing lang tayo ha. Yung mga ganun tipo. Maganda yung idea mo na yan ha. Diba? Sa'yo ko na kaya ilipat yung pangalan.
Baka totoy lang. Baka totoy lang lumabas. Hindi, totoy muna. Ano eh? Totoy muna. Pwedeng ano, si ikaw yung muna. Ikaw yung manager ng mga ano, ng mga GRO. Ganun yung role mo. Talaga. Alam na alam ah. Mali dito, ito hindi mo lang politically correct. Wala. Tuloy-tuloy talaga, ba? Pero napapanood ka namin sa ano, serious acting. Naalala ko nung na may kissing scene kayo ni Dennis Trillo. Yes. Na ano yun, pinag-usapan. Really? Serious acting. Oh, Pimpes. Correct. Ah, Pimpes. Okay, okay, okay. Tapos serious na yung mga roles nyo. Oo, ako naman ano eh. Tinry ko naman ang lahat ng klase ng roles. Isa yun sa mga gusto kong gawin noon. Yung maging... versatile talaga, no? Maging retarded or something like that. Uh-huh. So, yun, yung mga nagawa ko na. Okay na sa'yo. Good na yun. Well, hindi naman natatapos yun doon. Kasi bawat character, kanya-kanyang approach eh. Kanya-kanyang atake nung paano mo i-portray na maayos yung character mo. Mm-hmm. Sinong idol mo na ano na sexy actor na nag-transition to serious acting? Tulad ng sinabi ko nga, wala naman sa plano ko maging maging artista. So, wala naman akong napapanood, wala naman akong ano. Pero nung bata ko, syempre nakikinood ako ng TV sa kapitbahay, puro action lang naman napapanood ko eh. Pag-drama, wala, inaayawan namin, or cartoons, mga ganun. Pero wala talagang specific na kailangan gayahin or ano. Wala. So, for me, depende na lang sa feel niya yun. Di ba? Kung ano yung... So, kaya ako, pag ako, may mga iba character na binibigay sa akin, role sa akin na binibigay, isa lang sa request ko, kung aabot ako sa ganun, is hayaan akong paano ko i-portray yung character ko. Ako ang bahalang mag-ano ng character ko. So far, wala namang okay naman sa mga director na nakakatrabaho ko. Ano yan, that shows tawag na that shows maturity in your craft. Ibig sabihin noon, umano na yung tama. Ano mo, pare. Kaya kasi yung Biba talaga nag-ganun sila sa akin talaga nung 90s. Talaga nag-invest sila na kung saan ba natin pwedeng ilagay ito si Jay. Mm. Hindi nila maiano, madidistinguish kung saan nila ako pwedeng ilagay eh. Mm-hmm. And then so maraming nagawa na may action talaga, halo-halo, may ano yan. So ang sa akin sa kanila ako nahubog. Right. Well, na ano ako, napag-aralan ko, natutunan ko paano ko iyan yung sarili ko sa character. So, nung time na lumabas na ako ng kwadra ng Viva, yun na yung sinasabi mo, na naging seryoso. Kasi nga, may mga, yan, sa Imano po. Yung mga naging award-winning na. Yung 1, 2, 3, di ba? Tapos yung pagdating sa dulo ng Imano po is 4 is... comedy. Mm-hmm. Another... Meron kang comedy nun. Ano? Ikaw si Ipis Man. Kalaban mo si Gagamboy. Gagamboy, diba? Yes. Okay. Ano naman niya? Kami ni Bong. Kami ni Bong. Oh. Yan. Pero pare, ito, it's always been ano. Let me just get back to this, ha. Nung kakainitan ng Totoy Mola, pare, ano ba yan? Jay, yung matipo bang siyempre, nagkaroon ka ng iba't ibang mga indecent proposal, pare. Yan. You know? Maganda mga, yan. Di ba? Mga babae, mga ano yan, pagpasok. Pare, di sa ano pa man, ha? Pag nakita niyo ito si Jay natin, guwaping pa rin hanggang ngayon. Oo, malakas ang dating. Lakas pa rin ang ano, hindi pare, na ako nagugulat kung bakit nasa Biba Max. Sex appeal, nandun pa rin. Oh, mamaya, pag-usapan natin Biba Max. Pare, yung dati na lang, pare. Diba? Hanggang ngayon, okay hanggang pa eh. Ngayon eh. Pero yung dati, pare, yung pagpasok mo, talagang, di ba? Eh, mga kakachi, nandyan ha. Mga bading, mga ano. Paano mo hinandle yan, pare? Lalo kung mga babae. Ano, kumbaga sa ano, kaya-kaya ko nang i-handle yan. Kasi bago pa man ako pumasok ng showbiz, meron ng ganun eh. Yan ang mga... Yan. Hindi. Real talk. Kaya nga discover. So, ano, hindi, pero mas marami yan, pare. Kasi meron ng... there's a star attached to the name. Meron ng premium, pare. Di ba? Wala naman na bago. Parang... Ganun pa rin. Sisimulan ko na yung bulungan natin. Ganun ba? Oo. Sige. Magkano yung pinakamalaking inoffer sa'yo na tinanggihan mo?
At sino? Bulungan. Bulungan. Bulung mo yung sagot sa amin. Ano yung mga isda ba ito? Parang taga-pulang ka rin ba? Seafood ba ito? Parang alam mo yung nangyayari sa mga bebang paumbong ha? Ganun mga bulungan sa ano. Parang nyaglang, meron yan. Oo nga. No? Meron din nga pala dyan. Ispala-isdaan. No? Tama. Oh. Anong pinakamalaking? Pinakamalaking. Na tinagyan ko? Yes. Na ano, indecent proposal. O baka kakilala namin. Yan. Mapalalaki, mapababae. Baka nyo kilala. Malamang di natin kilala ito. Ibubulong mo na lang sa amin kung magkano. Sige. Eh, kasi baka may i-blurt out mo, may magka-idea, tapos ipopera ka mas malaki, di ba? Kaya ibubulong mo na lang sa amin. Sabi ko na kaya. Pwede naman. Pwede naman. Sige, pwede naman. Sige. O, para kung meron naman, kasi yung mga check-in nyo. Bulong lang. Bulong. Parang hindi mawala yung ano. Oo, tama. Yun yung ano na segment. Sige. Okay. Ano? 90s yan, ah. 90s to, ah. 90s, ah. Mga 99. Oh! Ako nalang manager mo, pare! Ay, napamura si Jojo. Hindi kasi. 90s to, ah. Sabi niya kasi, oh, 90s. Oh, tapos sabi niya, 90s niya. Pag i-co-compute mo ngayon, 2024 yan. Times 10 or more. Oo. No, kasi 90s eh. Hindi mo. Mga times 10 ba rin. Thereabouts. Times 10 na yun. Oo. Talaga. Magkano pa dollar nun? 22? 22. 25, ganun. Asagawa naman kasi. Okay, susunod na tanong. Umuo ka, hindi. Hindi. Bakit? Eh, kasi yun lang. Ano, bubulong ko ba? Pag naisagot ko rin dyan? Pwede. Pangit. Ang pangit, di ba? Di ba? Pare, no? Hindi, malakas ang loob, ha? Oo. Talaga, ha? Hindi rin, ha? Di sana... Jojo na lang. Pag si Jojo, tatanggapin mo ba nung 90s? Ako? Hindi. Wala alam ang ano yun, eh. Hindi ko rin tatanggapin. Hindi naman tayo magpapaka-ipoprito. Kasi ano, sabihin ko lang sa kanya, hindi ko tatanggapin sa harap. Pag talikod niya, sabihin. Hindi naman tayo magpapaka-ipoprito sa ganun. Huwag lang yung sitwasyon na yun. Yeah. Kaya, yan. That's true, diba? That's true. Okay. Tsaka, alam mo naman tayo, pare, everybody happy. Kahit siya nagulat eh. Oo. Tinignan ko yung reaction. Diba? Parang ginigisa ko yung sarili ko sa sarili mantiga, diba? Mm-hmm. Well, let's talk about family. You're how many kids do you have? Wala, ikaw lang may kape. Isa lang. Ano ba? Dapat lang tanong ko, ilan na anak ka? Pero kasi ano, ang daming, yung pag binabalita sa TV, no? Sabi, marami anak si Jay Manalo. Ilan ba talaga anak mo? I have 12 kids. Mm-hmm. 5 12, with my wife now. 21 years na kami ng wife ko. Mm-hmm. Yung kasama doon sa 12, nauna yon. Before yung sa wife ko. Casualty of war, ha? So, tanggap niya na, ano, na meron akong anak sa iba. Mm-hmm. So, nakakasama niya naman yung mga iyan before. Hanggang ngayon naman. And you're good with everyone. Everyone's good. Of course. Together, of course. Yun ang maganda. Responsable. Even the mother. Mga kaibigan ko yung mga nanay. Wala masamang tinapay dapat. Dapat gano'n. Kasi hindi naman natin na inanakal tapos iwanan eh. Hindi naman. Nakarelasyon ko naman yung mga yun. Oo, tama. May mga pinagsamahan ngayon. May nakaraan sila eh. Meron namang ano. Meron namang pinagsamahan talaga. Tama. Bro, nung 90s, you're doing sexy films. Anong difference noon tsaka ngayon? Magandang tanong yan. Kasi, baga saan? Kasi nag-Viva Max ka rin ngayon. And then, dati. Medyo tumigil na rin. Mga ilang buwan na rin. Last year lang matapos. Tama, last year, mga first quarter. Yung ngayon kasi, yung pinag-uusapan namin kanina nung hindi pa naging start yung show. Bagsa ano ngayon eh, masasabi ko ah, well, sana wala ma-offend, no? Ano ko lang na, ngayon ang artista ngayon, lalo na rito sa
kung saan yung alam yung may platform na ganun. Limasing ko artista eh. That's right. Basta kaya magubad. Artista ka na. Oh. Hindi ganun. Yung time na ako, tulad sinabi ko, ulitin ko lang ulit. Wala naman sa isip ko yung pagiging maging artista. Pero andyan dyan eh. Abag na sa ano eh, unti-unting inano ko. Pinag-aralan ko. May process. Oo, may proseso. Ito hindi. Basta kaya mong magpakita ng brush. Artista ka na. Ito, yung mga recent na mga ginawa ko, hindi ko naman sinabing sin lahat. Dahil ako yung mismong sasabihin nilang veterano na 90s pa, ginagawa na, whatever. Maalalay ako. Not only for the time na maghubad yung prank na tayo. Siyempre, may acting yan eh. Yeah, good. Hindi naman isang ano, hindi naman katawan ng umaarte lang right, eh. That's right. Isusunod lang yan sa ano ng paano mo yung bigay yung gesture na saka yung sa mukha na reaction, di ba? Yung according to kung ano yes, yung yes, ano yan. Kumbaga sa ano eh, chain reaction bawat ano yan. That's right. Oh. Hindi yung ngayon ah, yun yung sinasabi ko lang. Malaki ang kaibahan noon sa kaysa ngayon. Yung noon kasi, bago umpisan yung bago isa lang movie, workshop yan. Tapos yung, kungari tayo, magiging mag-partner tayo, kailangan maging kampante nga sa akin, maging komportable ka sa akin na once na eto na tayo. Di ba? Hindi yung ganun din, saka mo lang iaano. Magkakaroon ng ilang ng konti yun, huwag mong sabihin hindi. Di ba? Tama ba ako? Tama. Kahit ako, mailang ako sa kanya. Kasi siyempre, ang iniisip ko, oops, ready ka ba talaga? Di ba? I mean, respeto. That's good. Kasi noong time na nag-start ako, respeto rin naman yung binibigay sa akin. Respect and time na sinasabi mo, pare. Tama yun. Di ba? Kailangan nga naman may ano, getting to know each other time, konti. Yes. Kailangan talaga. Familiarity, at saka yung acting. Kailangan magkakilala ng time mabuti. Para pagka ano, tapos na yung shot, yung shoot, tara na, gusto yun. Joke lang. Meron pa nangyari ganun, na carried away ka sa eksena, tapos parang, nangyari ba yun? Ako siguro, sabihin ko na, no, hindi sa gayabang, mayigit sampung beses ko nang naano yan. Pero wala nangyari yung patuloy natin. Wala ganun. Wala nagtanong sa'yo, na tinanggihan mo. Walang ganun, kasi, well, real talk ha, minan natin ha, never ako tinigasan. Sa ka-partner mo? Wala. Kasi ano tayo eh, trabaho yun eh. Diba? Ang ano naman dyan, ngari, sabihin natin, nasasarap ka na, ganang mukha mo. Ibababa ba yung parang pakitang totoong tinigasan ka? Tsaka naka-plaster kayo eh. Wala naman ganun eh. So ang kinukuha na sa'yo, eto, yung body language, paano, ano, diba? Kamasutra. So, ano doon? Wala, di ba? Unless kung tops na yun. Pwede. Joke lang, half man. Okay, madali pa man, di kami maniwala. Okay. Idol ka namin eh. Talaga, pag ikaw nagsabi, alam mo, noong time na yun, talaga mga bata, mas marupok na yun ang mga bata. Oh, yes, pero yeah, that's correct. Noong time na yun, medyo matibay-tibay pa tayo eh. Oh. Mas kontrolado pa. Oh. Yung ayun, pagiging marupok. Pero, marupok rin tayo. Sa tamang oras. Meron ka bang naging jowa na hindi na ibalita sa TV na artista? Bubulong sa atin yung sagot. Yun ba yung mga katulad na yun, marupok-pok? Iba pa yun? Hindi, iba yun. Yung bagay naging marupok yung sinasabi mo sa kanya? Sa mga showbiz programs dati, sabi, si Jay Manalo, ito girlfriend ngayon. Mm-hmm. Sino naging girlfriend mo na hindi na ibalita? Yung hindi namin alam. Oo. Bubulong mo na lang sa amin, tapos re-react na lang kami. Parang wala. Pass! Next question, please, ha? Ano nga naman yung... Pero yun, katulad yan, pare, yung wife mo ba ngayon, ano, is she medyo, ano ba, she's okay with everything na, you know, good na good kayo, Ano siya? Even your kids, ha?
Even the kids are good with it. Yeah, of course. Ako kasi sa bahay kasi, hindi ko naman na inaalis sa kanila na malaman nila kung sino yung father nila. Na ano, pero wala akong ini-encourage sa kanila na sumunod sa yapak. Kasi ang binibigay kong focus sa kanila is yung pag-aaral nila. But once na natapos sila at nakikita nila, minsan nagtataka sila pag nasa labas kami, may mga picture, may mga mapansin, mga ganun. Hindi naman maalis yun. Right. Ang ano ko lang sa kanila, makapagtapos sila, makapagtapos sila. And then, kung gusto nilang sumunod sa ipak, dapat tapos na sila. Yeah, parang may Kasi doon kasi, once na natapos sila, na doon na sila magkakaroon ng wise decision. Di ba? At the time eh. Hindi ka, may mga nagpapaalam sa akin ng mga anak ko dati na mas bata pa nung time na yon na ano sabi ko na wag na muna pwede ba pakiusap ko lang pero I'm sure ba ilang lalaki ilang babae mga anak I'm sure magaganda rin yang mga yan mga gwapo rin actually mas marami ang babae sa akin kasi sinasabi nilang whatever gusto ay babae Okay. Pero ano, meron nang papasok or ano, may pumasok na sa showbiz? I'm sure. Wala. So iba talaga ang ano lang. Talaga sa pag-aaral. Wala talaga. Pag-aaral, ha? Well, nasa graduate na yung ng college yung iba. Iba nasa ibang bansa. Nababasted ba ang isang Jay Manalo? Oo naman. Meron ka ba niligawan na artista na binasted ka? Ah, akala ko hindi pa artista yung artista, gano'n. Ha? Meron ka ba niligawan na artistang binasted ka? Hindi, ako kasi... paano ko ba iyan to? Hindi ko kasi talaga na mind ko na magkaroon ako ng jowa tapos magiging asawa ko na artista. Hindi talaga. Gusto ko yung meron akong other side ng buhay ko na ito simple normal. Andi dito ko. Ako kasi sa akin yung ako bilang artista inaano ko lang yung sarili ko na artista ako once na nasa harap ako ng camera tulad niya. Ganyan, di ba? Pero pagkawala na, that's correct. Back to reality. Actually, maganda yung ganyan, bari ko, kasi grounded ka eh. Ayoko ngayon. Mostly nga, pag nasa labas ako, hindi ako nakipag eye contact kaya lang. Siyempre, di mo maalis yung mga tao. Kasi pag nawasan na pag eye contact ka, yun na agad. Parang, di ba, pinakilala mo na yung sarili mo. That's right. Hindi naman pagiging suplado. Pero, ang sa akin lang is, mas gusto kong kilala ng tao na tayo-tayo, katulad mo rin ako normal lang. Simple lang. Hindi, Actually, may mga common friends kami ni Baron Jane na ano. Talagang, normal lang din sila. Normal lang na, yun. Isang abnormal. Normal lang nagmamanyak tint din. Di ba? Well, hindi ko na-experience yun. Gusto ko siya normal. Yung kasama sa normal yung pagsisinungaling eh. In a good way. White lie tawag doon. Sige, pare. Meron ka bang nakatrabahong artista na may attitude? Yung mga artista na yun. Madami. Ibulong mo sa amin kung sino. Actually, ito ha. Kwento ko lang. Nakatrabaho ko siya. Binigyan niya ako ng attitude talaga na hindi ko makakalimutan. Tumuna, lalaki ginawa, babae. Babae siya. Babae, okay. Hindi ko makakalimutan. Tapos, after nung ano na yun, isa lang sinabi ko sa kanya. Sabi ko, hindi ka tatagal yung showbiz. Mawawala ka rin. Hindi ko sinumpa. Pero inano ko lang sa kanya na dapat ma-realize mo yung ano mo. Yung ginawa mo. Well, sa akin mismo. Really? Taga-channel 2 yan. No. Movie. Movie? Yun, after ng isa, dalawa. Wala na siya? Wala na. Ibulong mo na sa amin, baka hindi rin namin kilala kung sino yun. 90s din yan. Malamang, hindi, mga early 2000. Ito lang. Actually, mabait yung wala akong ano sa ugali niya. Mabait naman siya. So happen siguro na pressure siya. Tapos biglang burst out na parang inano niya kasi ito yung naka-take 8 na kami. Nag-breakdown. Nagano siya, talagang sumabog na eh. So nakaka-take 8 na ganun. Tinuturuan na namin. Ito, hanggang mo, ganyan.
So, ginanun ako sa mukha. Huwag ka makialam. Ginanun ako. Yeah, talk to the hand. Ginanun ka. Oo, ginanun ako. Gulat ako. Harap si Direk. Harap yung isang co-actor namin. Yan yung co-arts namin. Okay. So, gulat talaga ako. Sabi, napahiya ako. In that sense. Is, sinenyasan ako ni Direk. Kasi, ano na ako eh. Kung nag-galak na ako. Pero, ano pa rin ako? You held your own. Kalma lang. Well, sinenyasan ako. Not worth it. Pero, hiniyaan ko. Tapos, kahit alam ko sa sarili ko, kahit siguro siya, alam niya yun. Kahit yung isang co-actor. Kahit hindi pagod, ginud na. Para lang ano. Pero hinintay ko siyang bumalik sa ano. Ako naman na nagbigay sa kanya ng ano. Sa tent na yun eh, di ba? Sa dressing room mo. Pero ako sa akin. Anong ginawa mo? Talagang inano ko talaga. Kinumpronta ko talaga. Talagang pasigaw lahat. Kasi para ma-realize niya lang, sana, kung may magaganyan kang artista, sana ako lang ulit. Diba? Hindi yung katulad ng baka mama, makatapat ka ng ibang artista na baka yung pag ganun mo, nasampal ka, nasampa ka na kagad. Napagulan diba? Siya. Diba? Yun lang ang ano sa akin. Ano lang din ako, concern lang din ako na huwag niyang gawin sa iba. Tamang ako na lang. Maintindihan pa kita. Kasi pinagdaanan ko rin minsan. That is the gentleman in the, ano, in the J-man. Mabait pa rin talaga. Okay pa rin. Talagang you're a man's man, pare. Tapos pagkatapos mo, nilips to lips usang bigla. Tapos tanda mo, ha? Ay, syempre, bumawi ako. Sa mga bedsin. Yan eh. Parang alam ko na. Diba? May idea na ako. Bawi tayo. Bawi ka. Ganun na. Tama yun, pare. Yung tama ng mundo. Alam mo yan, sabi nga ng tatay ko, pag may kailangan sa isang babae, sa dalawang beses mo yan, ano, there are two lips that you have to talk with. The horizontal lips and the vertical lips. Yan. Pagka nakausap mo yung dalawang yan ng matino, panalo ka na. Pag si Jojo nagsabi, napaka-politically correct talaga eh. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Pati mga banal ka. Maestro. Maestro. Pag kami ni Johnny yan, hindi politically correct. Mini-blip na lang. Yeah. Ganun ba? Parang nasa delivery yan. Ay, pagtukuyin eh. Sige. Ito, bago tayo mag-ano ah, kasi medyo bitin yung ano, yung usapan natin, may mga crush ka bang artista ngayon? Crush lang. No, ngayon, bari, sa mga younger crop ba? Ngayon? Bari, maraming maganda rin ngayon. Tulad ng sinabi ko kanina, wala akong regard sa mga anak ko. So, hindi ako nakakapanood ng ano. Local. Ibig, my own movie. Para simulan mo na ito ngayon. My own kasi, show. Kumbaga, style na ito nung medyo sa edad mo na, tatay mo wala nang dating mo. Medyo, no? Ito. Hindi kasi ako nanonood ng ano, ng mga pelikula mo. Pelikula ko. Hindi dahil sa ayoko. Hindi lang ako nakakapanood. Hindi lang ako nag-aano. Sige. Meron ka bang nakatampuhan or nakaaway na artista na hindi namin alam? Nakatampuhan? No, away, wala ganun. Wala naman. Na nakaganti na tayo kasi sama niya tayo. Pare. Sama. Gaganti ko rin. Sabi mo sa akin. Gaganti yan. Well, nakaaway ko lang siguro yung mga nasa kamang eksena. Gandang away yan, pare. Maklase ko nung panood ko to. Galing eh. Actually, galing minum ng gatas to. I wish naka-race back tayo ng mga time na yun, pare. Hindi, pero maganda naman sa'yo, Jay. Ito naman, on a politically correct and serious note. From that time, di ba? Na i-reinvent niya yung sarili mo in a serious way ba? Na ang air of respectability mo as an actor has been established. And that's what's good about you. Thank pare. You. Di ba? Kaya hanggang ngayon eh, you're still a man's man, pare, in the true sense of the word. The real man's man. Well, nagamit ko yung ano ko, yung experience ko sa buhay ko. Since matanggas sa, yung pinagdaanan ko lang. Yeah. Nagamit ko naman na ano. Well, siguro, yun talaga ang niligay sa akin, Lord. Kasi, sabi niya, sa dami na experience ko sa buhay, di kung ano eh, inaano mo naman, pinuportray mo lang naman ng mga karakter eh. Yeah. So, alam mo paano igalaw lahat 'yan. Pero pare, diba? As a father, ah,
ano ko lang to kasi may mga anak ang babae. Mm. Stricto ka ba? Nakikita mo agad na never. Ito, medyo. Never. Pang, ano, Never ako naging stricto. Magkaroon sila ng... Kahit ang sumusundo sa anak mo, naka-tint ng mabigat? Heavy tint? Well, wala pa naman ako nakikita. Oh my God! Takot lang, Billy. Takot pa lang. Bakit tinting mo medyo... Wala ka mga... Actually hindi ko inaanin, hindi ko chine-check yung mga ganun. Kasi alam mo sa relasyon kasi hindi naman porket sa iyo yung babae didepensahan mo na imalay mo ang problema na sa iyo, na sa anak mo. Bakit matawag ng tawag sa iyan? Hindi, ang pinatin natin to, pare, PLDT. Nagbayad ka ba? Oo. Okay. Hindi, pero maganda yung you're a ano, inaya ko lang kasi relasyon niyo 'yan eh. Kayo makakaayos niyan kung may mali man, kayo makakaisip kung paano ayusin. Tama. 'Di ba? Kung gusto mo ang advice ko, sige, iyan mo sa akin. Ilad mo sa akin at tingnan ko kung saan ako pwede makatulong doon. 'Di ba? Oh, I can just imagine pag nando ka sa school ng mga anak mo eh, yung mga magulang, tsaka yung mga teacher, may crush sa yung mga 'yan. Oo. 'Di ba? Oh, well, DJ Manalo. Well, hindi na siguro sa crush, siguro yung pagganga in a sense na siguro dahil either kainisan nila o sa napanood nila sa akin or natuwa sila. Mm-hmm. Ganun lang siguro. Tingko natuwa tsaka pinagnanasahan ka. Well, no, di ba? Ibulong nila sa akin. Bago tayo magbulungan ulit. Jay, meron ka ba mga pelikula at mga shows na ipopromote? Ayan. Ngayon, wala muna kasi nga natapos nga yung contract sa Viva. Hindi mo na ako pumirma. Inano ko na lang muna. Hindi naman ako nagpahinga na ano kasi hindi naman mawawala sa akin yung ano eh, yung trabaho natin na to. Gusto ko to eh. Gusto ko nga kahit nga sabihin natin na araw-araw mag-shooting ako, walang problema sa akin. May mga konting ano lang na hindi na pagkasunduan lang sa mga usapan. So wala pa. Pero ngayon, meron kaming ginawa na isang sizzler na isang kaibigan ko, director. Which is represent namin sa Netflix. Well, sana. At ma-approve. And then, once na na-approve, pero tapos na. Namin. Yung sizzler pa lang. Yung teaser. Para ma-i-enter namin. That's how it goes. Pero ako, pare, very interested ako dyan sa Tatay Mona na yan. Sige, sabihin ko. Sabihin mo sa kanya. Sabihin natin. Di ba? Oh, ako, malamang isa ako sa mga parokyano nung ano, nung massage parlor na ano pa. Na ang pagmay-ari si ano, si Jojo. Ay, hindi ka pa nakapunta sa ano niya, massage parlor niya. Hindi pa, meron ka ba? Tatlo na. Hindi mo ba alam? Hindi ko alam eh. Alam ko ba? Hindi niya ako in-invite. Yung last niya diyan o tinatayo na sa baba eh. Para ba malapit na malapit pa ba? Akala ko ATV. Hindi, pero maganda yun. Usap tayo, maganda yun. Okay ako dyan. Bimo kay Rick D, pare. Okay na yun. Muna, nagkaka-interest ka. Baka namang isipin mo, yung parang yung ano. Hindi, pare. Ang maganda niya. Parang ano niya yun. Parang bang... drama na to. Oh, drama na. Pare. Drama ano na. Profesor ka na, pare. Pero merong touch of ano pare. Yan. Yung bang tipong... Ang storya nito, chuper ako. Yeah, chuper na. Chuper. Chuper. So kahit sa jeep lang, kahit mo lang tin. Pwede ba? Kahit mo lang tin. Ang tanong dyan, ano eh? Ang tanong dyan, yung lumang jeep o electric jeep? Yung luma. Luma. Yung luma dapat. Luma. Kasi mababa. Oo. Sa bagay, electric, may mamahaba rin. Electric, para nakakuryente, pare. Electric. May kuryente talaga, di ba? Parang may merong ano, parang high grade ba? Oh, di ba? Parang tamang-tama yun. Pwede. Jay, nasa social media ka ba? May mga Instagram ka ba? Facebook? TikTok? Yun nga ang ano sa akin. Yun nga ang medyo ano sa akin. Kasi hindi ako ma... Meron ako, pero hindi ako yung active. Well, hoping na ma-adapt ko na talaga siya. Tapos, try kung... kanina, yung pinag-uusapan natin, di ba kanina? Puro ganun na rin ngayon. Kasi puro ganun na rin eh. Si Jojo, sumasayaw sa TikTok. Alam ko. Naman tayo, yun na lang ano Diba? Misan, kailangan enjoy natin na while enjoying it, dapat
pagkakitaan din natin. Tingnan natin kung saan tayo makakarating doon. Di ba? Kasi sila naman, ini-invade nila tayo yung industry namin. Di ba? Tama. Di tayo naman na mag-invade sa ano nila. Ito na pagkakataon nyo, mag-collab na kayo with Jay Manalo. With Jay Manalo. Makakayari, mga nasa Pornhub, okay sa'yo. Hindi ko lang na may club yun ah. Pare, maganda nga dun eh. Miski ano lang, bayad sila, picture mo lang gagamitin. Pare, kita na yun. Pag sinabi mong, ano, ikaw na agad. Only fans. Mga ganun. Pwede. Diba? KJ Or ano, or live, pare, live seminar, pwede. Pwede. Diba? Tatanong nila sa'yo kung paano gagawin, kung sa ganitong sitwasyon, di ba? Pero, diba? Bago siya magpa-seminar, alam mo naman, Joe, men's room. Alas 9 ng gabi sa One News. Yan. Every Friday yan. Every Friday po ah. Abangan niyo po yan. Dito sa One News. One News. Sama namin si Jay Manalo. One News. Jay Manalo. One News. Jay Manalo. Pag hindi kayo manood, Panalo pag andiyan si Manalo. Di ba? Pag hindi kayo manood, di tataas yung ano niyo. Sigurado. Kung kayo yung matigas, astig, at yun, mabaya, yun na yan.